Una sa lahat ay gusto ko po sana magpasalamat sa ating mga volunteers at sa mga naglaan ng kanilang damit, dilata, bigas at kung ano-ano pa. At syempre sa ating mga solid viewers. Kung hindi dahil sa inyo ay hindi kami magkakaroon ng aking kapatid na si Sports Talk PH ng pagkakataon na gawin ang pagtulong na ito sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo. Kaya naman maraming salamat po talaga. Malaki po ang ambag nyo sa lipunan kahit na wala kayong binitawan na pera. Salamat po. Bangon Bicol, kaya tayo. Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Sino ba sa tatlong ito ang babagay sa Lakers? Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. Ngunit bagong lahat, huwag kakalimutan na mag-like, pag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. At pwede nyo din i-like ang ating Facebook page na Kwentong Atleta dahil magpo-post na din tayo doon ng mga videos and updates. Salamat po mga kaibigan. Let's go! Ang tatlong player na ito mga kaibigan ay mainit nga ng mga usap-usapan na posibleng umano mapunta sa Lakers. At malaking dahilan dyan ay ang pagiging free agent ni KCP. Kung nais makuha ng Lakers ang isa sa kanilang tatlo, halos sigurado na nga mga kaibigan na kasama sa trade package si Kyle Kuzma. Alam natin na magaling si Zach LaVine, Devin Booker at Jrue. Ngunit subukan natin tingnan kung ano ba ang maganda at hindi magandang dulot ng mga player na ito sa Lakers. Unahin na natin si Zach LaVine. Napabalita nga na gusto umano nito ng trade dahil sa kanyang pagkakadismaya sa Bulls coaching staff. At dahil nga isa itong Los Angeles kid, matik ng kasama ang Lakers sa usapan na yan. Sa opensa, wala tayong masasabi kay Zach LaVine. Ang outside shooting, slashing at ball handling niya ay talagang elite level mga kaibigan. Noon nga ay nakilala lamang natin siya bilang isang high flyer. Ganun pa man pinatunayan niya na hindi panay-dunk lamang ang kaya niyang gawin. Kaya din niya gumawa ng kanyang sariling puntos at hindi aasa lamang sa mga spot-up jump shot. Sanay din siya sa fast-paced offense kaya naman babagay talaga siya sa Lakers. At si Zach LaVine mga kaibigan ay may edad pa lamang na 25 years old. At yun nga ang magagandang dulot niya sa isang team. Ngunit pagdating sa depensa ay hindi pa ganun kagalingan si Zach LaVine mga kaibigan. Kung naaalala nyo ang most 3-pointer sa isang game sa kasaysayan ng NBA na ginawa ni Klay Thompson, si Zach LaVine ang naka-assign na depensahan si Klay nung game na yon. At talagang pinahabol-habol nga ito ni Klay Thompson mga kaibigan. At isa pa si Zach LaVine ay nagtamo na din ng ACL injury. At sa kanyang playing style ay hindi malabo na muli siya magtamo ng ganitong klase ng mga injury. Ngayon naman ay tumungo tayo kay Devin Booker. Lumabas nga ang balita noong isang araw lamang na gusto na umano nito umalis sa Phoenix Suns. At napasama nga ang Lakers sa mga posibleng bagsakan niya. At dahil ito sa kanyang rumored girlfriend na si Kendall Jenner na taga LA. Kung sa kanyang playing style, wala tayong masasabi. Ang kanyang offensive game ay talagang pulido na. Isa siya sa mga pinakamagaling na guard sa buong NBA ngayon. At kaya din niya mag-set up ng kanyang mga teammates. At talagang makakatulong sa Lakers lalong-lalo na kay LeBron James. Hindi na nga mga kaibigan, kakailanganin ni LeBron gumawa ng 25 points pataas upang manalo lamang. Dahil tiyak na kayang gawin niya ni Devin Booker, isa pa siya ay 24 years old pa lamang. At dahil dito, kahit napakawala ng Lakers sa mga batang player nila, eh hindi sila malalagay sa alanganin dahil nagsisimula pa lamang ang prime ni Anthony Davis habang si Devin Booker naman ay hindi pa siya naaabot dito. Ang tanging negatibong epekto na nakikita ko sa trade nila kay Devin Booker ay madaming player ang kailangan nilang pakawalan. Ganun pa man, mukhang sulit naman ito kahit papaano. Habang kay Jrue naman, siya ay isang lockdown defender na may decent offensive game. Ang magandang epekto niya sa Lakers ay hindi na niya kailangan na mag-adjust ng sobra dahil maganda na ang chemistry nila ni Anthony Davis. Hindi na din kakailanganin ni LeBron James depensahan ang mas maliliit at mabibilis na gwardiya dahil si Holiday na ang bahala dyan. Ang tanging kahinaan na nakikita ko kay Holiday ay hindi siya gaanong sanay sa mga catch and shoot 3-pointers. Madalas niya kunin ang kanyang rhythm sa pamamagitan ng madaming dribble. Sa isang team nga na pinamumunuan ni LeBron, eh kailangan handa ka sa mga catch and shoot dahil sa kanyang mga biglaan na kick-out pass. Ngunit maliban doon, eh magandang fit din ito sa Lakers si Jrue. So ayun lang po mga kaibigan ang mabilisang update natin ngayon. Kung sakali nga pumukol ng trade ang Lakers para sa isang shooting guard, sino ba sa kanilang tatlo ang nais yung mapunta dito? Comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!